Noon si Senator J.B. Ejercito para magkaroon ng tax freeze sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda sa loob ng 2 taon. Pero tingin po ng BIR, hindi na ito kailangan. Balita natin ni Tina Panganiban Perez. Sa tindi ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Yolanda, maraming personal na mga ari-arian ang nasira o nawala. Kasama na rito ang mga ID na kailangan sa maraming transaksyon. Kaya ang Bangko Sentral ng Pilipinas, inabusuhan ng mga bangko sa Summer Provinces, Leyte, Cebu, Iloilo, Capiz, Aklan at Palawan na huwag na munang maghigpit sa Know Your Customer Rule hanggang December 31, 2013. Ibig sabihin, pwedeng hindi na muna manghingi ang mga ito ng ID sa mga kliyente nito para sa mga transaksyong nagkakahalaga ng 50,000 pesos pababa kada araw o katumbas nito sa foreign currency. Ayon sa BSP, ang kailangan lang isulat ng kliyente ang apektado siya ng bagyong Yolanda, ni hindi nga kailangang ipanotaryo ito. At least meron silang pangahawakan na yung taong ito ay nagrepresent na siya ay victim. Ayaw naman namin na verbal lang. Kasi pagka nag-validate din kami, gusto rin namin documented. Kung siswertihin ang kliyente at makakakuha ng certification ng barangay na apektado siya ng bagyong Yolanda, pwede niyang gamitin ito bilang official ID. Pero nasa bangko pa rin ang huling desisyon kung manghihingi ng ID o hindi. Ito pong aming call ay more of a persuasion. At kung hindi po susunod ang bangko, wala po kaming magagawa kundi i-persuade lamang sila. Para naman matulungan ang mga binagyong mas mabilis na makabangon muli, naghahain ng resolusyon si Senator J.V. Ejercito para magkaroon ng tax freeze sa mga sinalanta ng Super Typhoon. Huwag daw munang mangolekta ng lahat ng klase ng buwis sa Samar, Leyte, Iloilo, Capiz, Aklan, Palawan at iba pang sinalantang lugar sa loob ng 2 taon. Ang pinakamalaking maitutulong ating pamahalaan ay bigyan sila ng tax relief no, for the next 2 years para habang sila po ay nagsisimula ng kanilang mga negosyo, hanap buhay, kabuhayan, ay hindi naman sila mabigatan kaagad. No? I'm appealing to the BIR. Sagot ng BIR, di na kailangan ito. May babawas naman daw sa babayarang buwis ang halaga ng mga nawasak at nanakaw ng mga ari-arian. Marami na ho kayong losses, no? Provided documented yun, mababawas nyo naman yan. So wala naman ho eventually talaga kayong mababayaran ng income tax kasi isa laki ng loss, no? Ang pangamba pa ng BIR, baka may manamantala sa tax freeze. Malamang daw may mga taga-ibang lugar na pupunta sa mga lugar na sakop ng panukalang tax freeze para magnegosyo. At imbes daw na tax freeze, mas mahalagang mabigyan ng pondo ang mga binagyo para makapagsimulang muli. Yung mga tao na ito, kailangan niya ng kapital. Tingin ko, yun mas importante. No? Hindi yung tax freeze, tax... Kasi wala naman ho talaga magiging income. No? Ano ipi-freeze natin? Ayon sa BIR, ang koleksyon ng buwis sa mga lugar na binayo ng bagyong Yolanda ay katumbas ng 1 hanggang 3.6% ng kabuang koleksyon sa bansa. Tina Panganiban Perez, GMA News.